Hi everyone, my name is Joanne Tusing, your sales consultant. Welcome back to my channel. Pasensya na po at ngayon lang po ulit tayo nakapag-review ng tungkol sa Ford vehicle. Medyo naging busy po kasi sa mga product reviews, pero wag po kayo mag-alala. Malapit na po akong mag-focus ulit sa mga Ford vehicles. Kaya sobrang thank you po talaga sa mga sumusuporta pa rin kahit bihira na lang po ako mag-upload ng mga ito. Makakabawi po ulit ako soon ay maglalabas po ulit ako ng sunod-sunod na para sa mga full reviews po ng ating mga Ford vehicles. Kaya naman, stay tuned lang po tayo dyan. Kung naghahanap naman po kayo ng mga vehicle accessories na magaganda yung ratings, ay nasa description box po yung mga product link. Click nyo lang po yun, then dediretso na po kayo sa store ng mga accessories na yon. Sa mga interesado naman po na magkaroon ng sariling auto-diagnostic tool na pwedeng full system diagnose at saka may 23 sets na free, o kaya naman gusto pong magkaroon ng professional diagnostic tools na mayroong TPMS programmer, car auto OBD2 scanner, read clear, error codes or check engine, ay ilalagay ko na lang po sa description box yung mga link. Mayroon din po ako nitong full reviews. Pwede nyo rin pong panoorin yung ThinkDiag Mini na unboxing ko. Full review rin po ito. Para magkaroon po kayo ng idea sa product na to at kung paano rin po ito gamitin. So ayan, medyo mahaba na po yung intro ko, kaya samahan nyo po ako na simulan ang full review na ito. Ito ang 2023 Ford Ranger XL 2.0-liter 4x4 manual. Ang Ranger XL ay ang pinaka-low-end, nag-iisang 4x4 na manual at pinakamurang 4x4 ng Ford Ranger. Kaya naman kung nakabudget po tayo sa pagbili ng 4x4 na Ranger, ay ito po ang marerecommend ko. Ang Ranger XL 4x4 ay madalas na ginagamit pang delivery ng mga business owners. Bukod pa dyan ay the best rin po itong pang outing or pang camping sa tuktok ng bundok. Ang XL 4x4 ay may tatlong pagpipilian na color. Ito ay ang Arctic White, Absolute Black, and of course ang Aluminum Metallic na dinedemo ko ngayon. Sa harap, ito ay mayroong unique na design na hood. Ginawa ito for aerodynamic, nang sa ganon ay maging stable pa rin ang takbo kahit mabilis ito. Sa windshield naman nito ay naka-variable intermittent wipers po. Pagdating naman sa ilaw, ito ay equipped ng reflector headlamps with auto on-off headlights. Para sa akin, astig at maskulado ang dating kung titignan ito. Sa ibaba nito, hindi po equipped ng front fog lamp, pero naka-design po ito na parang ganun. Kaya tingin ko, naka-ready ito para kung sakaling gusto natin magpalagay, ay pwede po natin ditong palagyan ng additional na ilaw. Sa gitna naman ay makikita ang unique design and larger matte black finish na front grille. Sa ibaba nito ay mayroong body color front bumper at equipped ng isang tow hook na makakatulong naman sa atin upang ma-recover in case na ma-stuck or ma-trap tayo. Tara at pag-usapan naman po natin ang under the hood. Ang Ranger XL 4x4 ay may engine type na 2.0-liter turbo diesel. Ang displacement ay 1,996cc. Mayroon itong maximum power na 170 PS at 3,500 RPM. At ang maximum torque nito ay 405 Nm at 1,750 to 2,500 RPM. Kaya naman, very impressive ang power, torque, and fuel savings nito. Ito ay equipped na rin po ng 6-speed manual. Kaya naman, more power and more fuel economy. At pagdating naman po sa emission level, ito ay Euro 4 po. Pag-usapan naman po natin ang chassis and suspension. Ang front suspension nito ay double wishbone with coil spring and anti-roll bar. Pagdating naman po sa front brakes, ito ay ventilated disc. Ang rear suspension nito ay leaf springs and then ang rear brakes ay drum po. Pagdating naman po sa rear differential, ito ay electronic locking rear differential.
Kaya naman, effortless na po. Steel rim naman ang spare tire since minsan lang naman po ito ginagamit. At mas magaan na rin po ito dalhin para sa XL. Ang XL ay equipped na rin po ng fender flares. Bukod sa dagdag forma, ito ay nakakatulong rin upang maiwasan na magkaroon ng mga talsik na maliliit na bato ang katawan ng XL. Ang mud flaps naman ay nakakatulong upang ma-lessen ang talsik ng putik sa body nito. Nakakadagdag forma naman ang fender garnish na matte black finish with piano black and turbo accent na bumagay naman sa matte black finish door handles ng XL. Pagdating naman sa side mirrors, ito ay naka matte black finish rin and manual folding po, pero power adjustable naman po. Kaya naman, convenient rin po ito gamitin. Para naman sa added safety ay mayroon na rin po itong side turn indicator. Sa pag-open naman po ng fuel tank cover, ay i-unlock po muna natin yung door, then i-press po natin ito. Mayroon na po itong diesel accent, nang sa ganon ay siguradong hindi magkamali ang gasoline boy sa ilalagay niyang fuel. Ang XL ay may fuel tank capacity na 80 liters. To close ay isara lang po natin ito at pag-lock po natin ang mga doors ay sigurado pong maglalak na rin ito. Pagdating naman po sa wheel size and type, ito ay 16 inch steel. Ang tire naman nito ay 255/70 R16. Sa likod ng XL ay makikita naman sa bandang left side yung 4x4 emblem. Kaya naman malalaman agad natin na XL 4x4 ito. Sa ibaba nito ay makikita naman yung naka-engrave and naka-spelled out na Ranger. Makikita rin na mayroon itong Ranger sa loob bandang gitna ng reflector taillights. Ang third brake light naman ay makikita na po dito sa taas ng Ford emblem sa may bandang handle po ng tailgate. Equipped rin po ito ng registration plate lamp upang mas maging maliwanag po yung likod ng ating XL. Nang sa ganun ay mas madali rin po tayo makita. Mas madali nang umakyat sa bed box gamit ang rear back step. At para naman hindi magpagulong-gulong ang mga gamit dito sa bed box habang nagda-drive tayo, ay mayroon po ditong 4 na inner tie downs. Dahil dito, mas madali po nating maitatali yung gamit. Ang bedbox ng XL ay malawak at may functional divider locators. Plus, mayroon pa itong clamp pockets and tailgate work surface kaya pwedeng gamitin kahit sa mga job site. Ito naman po ang antena ng XL upang mayroon po tayong signal sa loob. Pag-usapan naman natin ang interior ng XL. Ang mga grab handle na makikita sa pagbukas ng binto ay makakatulong po sa atin upang hindi po tayo masyadong mahirapan sa pagpasok sa loob ng XL. Fabric naman ang seat material kaya hindi mainit upuan kahit matagal na nakapark sa mainit na parking lot. Ang driver seat ay naka 4-way manual adjust. At pwede po ito isagad ng ganito kung sakaling gusto po natin magpahinga or matulog. Ang front windows ay naka power windows with one touch up down. So ayan po yung sa driver side at ito naman po sa passenger side. Very convenient po ito gamitin sa mga toll gate at drive-thru. Pagdating naman po dito sa passenger seat, ito ay naka 4-way manual adjust. Makikita naman po ang VIN number pagbukas ng pinto sa bandang left side. Malaki at malawak naman po ang glove box kaya marami po tayong mailalagay rito. Sa itaas nito ay mayroon din po tayong pwede pang paglagyan. Malawak naman at maganda tignan ang dashboard. Unique and modern design naman ang aircon vents na ibinagay talaga sa interior ng XL. Adjustable tilt and telescoping naman ang steering column. Makakatulong ito sa atin upang maging komportable sa pagdadrive. Ito naman po ang switch natin sa headlamp, auto headlamp, park light, and off. Ito naman po ang mga button para po sa cluster brightness. Then ito naman po sa headlamp leveling. Ito naman ang indicator stalk ng signal lights. Then ito po sa wipers. Napaka-convenient naman tumingin dito sa 8-inch digital instrument cluster. Naka-polyurethane naman po ang steering wheel. Sa left side ng steering wheel, ang volume pati yung voice command. Dito naman po sa right side, ang instrument cluster buttons at ang hands-free phone. Manual key naman ang gagamitin sa pag-start ng engine pero mayroon po itong remote para naman po sa pag-open at pag-close ng mga door. Pagdating naman po sa rear view mirror, ito ay naka day and night. I-check naman po natin yung map lights, kaso lobat lang po, pero pag nabubuksan po yan, pati po yung dito sa gitna ay nagbubukas din.
Next, i-check naman po natin sun visor. Dito sa driver side, ito ay mayroon pong ticket holder. At dito naman po sa passenger side ay mayroong vanity mirror with cover. I-check naman po natin yung center armrest. Naka-polyurethane rin po ito. Pagdating sa loob, malalim and medyo malawak rin po. Pwede rin po dito mag-charge dahil equipped na rin po ito ng 12-volt socket. Then dito naman po ay mayroon 2 cup holders para may lagayan po yung mga inumin natin. Ganito naman po ang handbrake ng XL. Elegant and modern look naman ang dating ng drive mode control switch. Then ito naman po ang gear shifter ng ating 6-speed manual transmission. At doon naman po sa bandang unahan nito, makikita ang button para sa electronic locking rear differential. At para naman po hindi tayo malobat, ay pwede po tayong mag-charge dito. May type C and type A po na USB port. Then pwede po natin ilagay yung cellphone natin dito while charging. Ito po yung button para sa on and off ng radyo. Ang XL ay equipped naman po ng 10-inch colored portrait touch screen. Kaya naman very convenient at para lang tayong gumagamit ng iPad rito. At kahit ang fan and aircon, kahit po may switch doon, ay pwede rin po natin gawin dito sa touch screen. Ang Ranger XL ay equipped din po ng 6 speakers. Malinaw at malakas po yung tunog nito. Mayroon din pong valley mode ang XL. Ang kinaganda po kasi nito ay hindi basta-basta ma-access ang ating personal information kung sakaling may valley attendant or ibang tao na magdadrive po ng sasakyan natin. Tara at i-check naman po natin ang second row. Ito naman po yung panel door ng second row. Mayroon itong bottle and cup holders, komportableng armrest, modern design indoor handle, and power window switch. Pagdating naman po sa space ay maluwag at komportable po gumalaw dito sa second row. Then dito naman po yung space na yan, ganyan po kapag ka nakasagad doon sa unahan. At nung isinagad ko po yung upuan doon sa unahan, ganito naman po ang space sa legroom and headroom ni Juicer. 5'6 po yung height niya. Sa likod po ng center console armrest ay mayroon pong 12-volt socket kung sakali naman po na kailangan mag-charge ng mga nakaupo dito sa second row. Then dito naman po ilalagay yung cellphone while charging. Sa gitna po ng bench seat ay may pocket po na pinaglalagyan nitong latch. Magagamit po natin ito kung sakaling maglalagay po tayo ng child safety seat. Sa ilalim nito ay makikita po tayo ditong tali. Iangat lang po natin ito upang maiangat po natin yung bench seat at malagyan po natin itong mga storage box dito. Dito po yung pinaka-safe lagyan ng mga gamit or mga gadget kung sakali pong magpa-park po tayo sa mga open parking at matao po. Nang sa ganon ay iwas basag bintana po. Dito naman po sa may sandalan, hilain lang po natin itong tali na to. Dito po usually nilalagay yung mga tools, mga basic tools po or baston na umbrella. Pagdating naman po sa safety and security ng Ranger XL, ay equipped po ito ng 6 airbags. Mayroon ito sa driver, front passenger, side and curtain. Mayroon din po itong ABS and EBD, immobilizer, and of course, ang child seat ISOFIX anchor points. Ito naman po ang dimensions ng 2023 Ford Ranger XL 4x4. Pagdating naman po sa presyo, ang 2023 Ford Ranger XL 2.0-liter 4x4 manual transmission ay nagkakahalagang 1,198,000 pesos only.